Yo, mega love shoutout sa ating mga ka-Eskonya niya na. So, eto, pag-uusapan lang natin. Yung mga nag-iiyakan dyan sa kabila. Kesyo may utang daw ang Maynila, kaya wala raw mailabas na budget, kaya wala pang kinikita, kaya naghihirap, walang mailabas o maitulong sa kapwa nating Pilipino o Manilenyo. Diba? Yun yung lagi nilang sinasabi. So, ngayon, patutunayan natin ang Maynila may kinikita. Ha? May kinikita. Kasi naabutan din niya ni Yorme Isko dati na wala. Pero meron siyang kinita at meron siyang naipakita in one year. Partida, wala pang mga project yan. Unlike ngayon na pinasa niya o bago niya iwan, na kahit sabihin na nating may utang, may mga project na napagkukuha na ng pera para sa pondo ng Maynila. O eto, play natin. Dito nyo makikita. Tingnan nyo yung economic services natin. Saka social services. Pansin ninyo. Social services. Economic services. O, kayo na po humusga. Sino ang bida sa 17.8 billion na budget ng lungsod na aming proposal na gusto namin direksyon sa 2020? Sino ba natin kinapag sa social services? Sino ba natin kinapag sa economic services? First time in the history. Taong bayan po. Almost 10 billion pesos out of 17 sa tao. Ayan, hindi naman pwede i-complete. Tsaka ipapublish naman mo yan pag nakarumanan na kung sino. Masyerte lang kayo mga kababayan. May drafting ka ka. Ayan, pwede nyo nai-grab. That's your budget. Ano ang tawag ng pakis na yan? Di ba? Ayan, makikita din talaga. So, the services, 48%. Makikita nyo rin yan. I-grab nyo na. So, So, yung pokal na ay reflective. Reflective. Ano yung commitment natin? Kaya po. Pirmado na po. Pirmado na. Okay. Tingnan ninyo. Ito pinagpabukas ko pa yan. Kailangan natin i-discuss sa amin, no? Bukas po submission. Oo, bukas ang submission. Sa City Council. That's very required by law. We are on time. Kailan siya, pero ay naroon tayo lang. Nag-comment tayo sa reporter, press release ko na raw po. Yan, nakikita ng taong bayan sa mesa po na rin. Ano tayo nyo? O, hinihintay ko lang, bumibili lang ako ng oras. Para sa inyo, na dito, manatili mo na kayo dito, manood. What are the chances, ha? What are the chances? Or the chances na isa sa mga pipirmahan ko ay budget o yung kinabukasan ng lungsod ng Maynila sa 2020. Ito, makikita ninyo, hindi pwede i-complete na ang bida sa budget ng 2020 na proposal natin yung pinangang po sa inyo ng kampanya. Sinabi ko, tao muna bago kalisata. Ayan. Diyan na po. Pwede nyo na po kung musikan. Yan na po yun. Kasi yung ngayong taon, ala, kahit-kahit lang. Kung ano natira, hindi naman ma. Pero, hindi naman na kailan sa inyo. Pero, hindi po tayo nagreklamo. Magawa tayo ng paan para marapos natin. Kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, bilang siya. Yun ang sinasabi ko. Diba? Merong kinikita ang Maynila. Nakaraan, nakita nyo, ang budget lang nung nakaupo si Erap Estrada is 14 billion. Yun lang kinita, yun ang pumasok na pera. Pero nung umupo si Isko, kahit na wala pang mga project, ha, na iniwan sa kanya sa Maynila,
17.8 billion. So total na 3.8 billion yung nadagdag. 3.8 billion. Ibig sabihin hindi nagbulsa. Kumita ng 3.8 billion. Di ba? Nangako siya. Tao muna bago kalsada. At yun yung pinakita niya with evidence. Nakikita nyo kung hindi lang naka-blur diyan. Ha? Ay kundi lang naka-black and white diyan. Ang pumirma niyan si Mayor Hani Lacuna. Ha? 10 million napunta sa social amelioration. Which is sa tao. Kung tutuusin, dapat magbayad pa ang utang ang Maynila. Pero anong ginawa ni Mayor Isko? Ha? Hindi niya pinagsakripisyo yung tao. Pinasarap niya yung buhay ng tao. O ito, para sa inyo. Yung utang, sige, saan natin bayaran yan? Kasi may mga project na ako, kikita na uli. Madali nang bayaran yan. At yun naman yung ginawa niya, unti-unting nabayaran yung utang na iniwan sa kanya nung dating mayor ng Maynila. Diba? Sino ba nakinabang ng mga yan? Senior citizen. Estudyante. Oh, senior citizen at mga estudyante ang nakinabang. At hindi nyo maipagkakaila na ang mga senior citizen sinisigaw ang pangalan niya. Kasi nga, nadidelay yung iba. Yung pabaon sa mga estudyante, monthly, meron. Sino sinisigaw? Isko Moreno. Nagtataka nga ako, sabi nga ni Yormi Isko eh. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo, wala namang kinita o walang iniwan na pera ang nakaraang administrasyon na nakaupo rito. Pero hindi tayo nagre-reklamo. Kailangan niya lang gumawa ng paraan, imbis na magreklamo, wala ka na magagawa, iwan na yan eh. Gumawa ka ng paraan, paano kikita ang Maynila, paano makakatulong sa tao? Diba? Yun yung ginawa niya, solusyon. Hindi reklamo. Sabi nga nila, mataas ang ambisyon ni Yormi Isko Moreno. Ayan o, ayan ang kinahinat na ng taas ng ambisyon niya. At yan yung hinahanap ng Manilenyo. Matarap kayo nanganap ng utang. Eh, ang daming project nung iniwan ng tao na pwedeng pagkakitaan ng mga Manilenyo. Oo, oh, arap-arapan ang pumirma niyan doon sa papel na pinakita. Alam niyo ba kung sino? Si Mayor Hani Lacuna. Nakalagay mismo sa papel na dapat alam niya na meron talagang dapat kitain ang Maynila. Oh, mag-iiyakan na naman kayo, sabihin nyo, pabor-pabor lang. Ibi-ebidensya na yan eh. Ngayon, kung sasabihin nyo na hinokus-pokus yung papel, edi sisihin nyo si Mayora. Si Mayora pumirma niya ngayon. Vice Mayor siya nun, siya pumirma niya eh. Diba? Yan yung sinasabi at pinupunto ng mga tao. Imbis na nagre-reklamo kayo, ba't di kayo magtrabaho? Ang problema, ngayon nyo kayo nagpapakitang gilas porket marapit na yung piling. 9 buwan na lang, election na. Ngayon kayo nagpapakita ng, ngayon kayo nagpapakitang gilas para masabing may trabaho kayo, may ginagawa kayo. Diba? Ang hirap intindi ng mga taon to. Meron kayong gustong ipunto eh. Alam naman natin, pagdating ng eleksyon, kanya-kanyang siraan. Pero siguraduhin nyo lang, pag maninira kayo, hindi kayo mabubutasan. Diba? Mayor Hani ang pumirma niyan. Vice Mayor pa siya noon. Ano naman yung sasagot nyo? Sabihin nyo, tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Para sabihin ni Yormi yun, osko po, para pirman, osko po. Nagbago na tayo. Walang mangyayari kung puro kayo angal. Pakita nyo, may panahon pa. Oh. Pakitang gilas kayo sa mga tao. Hindi lalabas kayo. Papakit lang kayo dyan. Sasayaw-sayaw. Trabaho. Kasi nung nakaraang eleksyon, 2022, nakikita nyo, si Yormi Isko nangangampanyang presidente. Pero yung food pack, inaasikaso doon sa stadium. Ha? Nakita nyo, yung punong-puno yung stadium. Nakalimutan ko, Paco Stadium yata yun. Hindi yung nagpapasikat lang. Hindi yung lalabas ka, malapit na eleksyon, sasayaw-sayaw kayo dyan. Ay, mahal na mahal ko kayo. Nagawa niyong tanga yung sarili niyo eh. Trabaho, ipakita. Kasi si Yormi Isko, laging may ebidensya.
Hindi lingid sa kaalaman ng mga Manileño, may weekly report si Yorme nung nakaupo siya sa Maynila. Weekly report, lagi niyang pinapakita, may video pa. Di ba? Oh. Ngayon kung ayaw niyo mabalikan ng ganito, huwag kayo manira, mangampanya na lang kayo. Magtrabaho kayo. Oh. Kasi si Yormis ko hindi na kailangan mangampanya. Di ba? Bakit ka mo? Ba't ko nasabi hindi na kailangan mangampanya? I-play niya lang sa FB page lahat ng nagawa niya, you know. Parang pangangampanya na 'yon. Bakit ka mo? Oh, 'yun yung nagawa niya. 'Yun yung trinabaho niya. Kasi sa kampanya, pasikatan naman niya kung anong nagawa nila at magagawa nila eh. Si Mayor Risco, pag nagsabing gagawin to, may pinakitang ebidensya. Oh. Pabahay, ang dami. Eskwelaan, ospital, sila na nga nagsabi, ang ospital ng Maynila eh. Isinabay sa St. Luke's, first class ang gamit, pang mayaman. Ha? Wala na tayong sisihan. Wala akong mangyayari kung maninisi kayo maninisi. Gawin niyo yung trabaho niyo hanggat may panahon pa. Dahil si Yorme Isko, isa lang ang ipapakita, trabaho na nagawa niya. Anyway, marami salamat mga ka-Iskonyan. I hope, ha, may natutunan kayo at another ebidensya na naman ang pinakita natin dito. Kita-kits tayo mamayang gabi sa live ko. I love you all. Mua mua, shup shup. Babush!